Ito pa, Dok. Alam mo ba, Dok, napakagandang isipin, no? Kasi talagang lahat ng mga libro natin sa Spirit of Prophecy ay magkakaakibat po. And ito po ang nakasulat sa page 375, paragraph 2 ng Councils on Diet and Foods. The state of the mind has largely to do with the health of the body, and especially with the health of the digestive organs. As a general thing, the Lord did not provide His people with flesh meat in the desert because He knew that the use of this diet would create disease and insubordination. In order to modify the disposition and bring the higher powers of the mind into active exercise, He removed from them the flesh of dead animals. He gave them angels' food, manna from heaven. Alam mo, kahit ka elementary o high school, enough na yan eh. Yes. Para ating maintindihan eh. Mm-hmm. Kaya nga sa Adventist Home 252, ang sabi doon, our diet has something to do with our mind. Yes. And in our disposition. Mm-hmm. So kung ating bibigyan ng tuon ito, talagang ang pagkain ay mayroong bahagi. Kaya nga ang ginawa ng Panginoon, isang napakagandang kasaysayan ito, na binanggit din ito, hindi ba binanggit, lagi natin binabanggit yung ipaalala daw yung kasaysayan ng mga Israelita. Ng Israelita. Yes. Dahil ito raw isang bahagi na nasulat para sa ating matinding paalala. Kaya pala binigyan sila ng mana, eh para ang Panginoon ay mabago nila. Mabago ng Panginoon, modify yung kanilang disposisyon dahil talaga yung isip ng tao ay merong bahagi sa pagkain ng laman ng hayop. Mm-hmm. Kaya itong flesh na ito, o dead animals, ay pinalitan niya ng mana. Na yes. Sa panahon naman natin, kay Ellen G. White, yung mana, wag naman tayong mag-intay ng nalalaglag na mana. Oo naman do. Ang nirepresentahan pa na ng mana ngayon, yung fruits, nuts, grains, and vegetables. Yes, yung ito, original. Ito yung original na pagkain na talagang ginawa niya. Yes. During the time ni Adan at Eva. Mm-hmm. Thank you. And sa atin pong mga manonood, ito pa, hindi po nagtatapos doon dahil ang Councils on Health ay may sinasabi din po sa page 115 at isinulat po ito 1890. O diba do? 1800s pa. Isipin mo, 1890. Mm. O edi ilang daan taon na yan. Grabe, diba do? 130 years na. Mm-hmm. O ito do ang sinabi. 133 years o 123 years. Grabe, no? O ito do yung sinasabi sa atin pong mga manonood. Those who use flesh meats freely do not always have an unclouded brain and an active intellect, because the use of the flesh of animals tends to cause a grossness of body and to benumb the finer sensibilities of the mind. Wow. So, ibig sabihin tayo, hindi tayo kumakain ng flesh. Mm. O, so, ibig sabihin, eh, meron tayong hindi na unclouded. Mm-hmm. At pangalawa, yung intellect natin ay aktibo na. Madali na tayo makaunawa, simpleng paliwanag, naintindihan na. So, ibig sabihin, para hindi madbinam yung ating finer sensibilities ng utak ng tao, ay may kinalaman talaga yung flesh dito. Yes. Alam mo, Dok, napakaganda talaga, no? Kasi alam niyo po, mga kaibigan, hindi po kami nagsasalita dito or nagsishare ng sarili po naming kaalaman ni Dok. Bagkos nag-depend tayo doon sa Spirit of Prophecy, which is inspired by God. Diba, Dok? Kaya dito sa Councils on Diet and Food, sa paragraph 3 ng 388, sabi doon, the meat diet is the serious question. Bakit kaya? Shall human beings live on the flesh of dead animals? The answer from the light that God has given is a big no. Decidedly no. Health reform institutions should educate on this question. Physicians who claim to understand the human organism ought not to encourage their patients to subsist on the flesh of dead animals. Sa atin pong mga doktor, para po sa atin pong lahat ito, para po sa atin pong mga medical practitioners, para po sa mga medical missionaries, para sa atin po ito na dapat hindi po natin i-encourage ang ating mga pasyente na kumain ng patay na laman. Matindi yun, Dok. Ito pa, sabi dito, they should point out the increase of disease in the animal kingdom. The testimony of examiners is that very few animals are free from disease, which is true. And that the practice of eating largely of meat is contracting diseases of all kinds. Ano kaya yun, mga kaibigan? Cancers.
tumors, scrofula, tuberculosis, and numbers of other like infections. So, nakikita natin mga kaibigan, ito po yung mga leading na mga problema natin sa ating pong katawan. Siguro may mga magulang tayo, may high blood, may enlargement of the heart, merong ano pa, mga diabetes na tinatawag, nagpapadialysis, napakaraming and sakit. Tumors, yes. Na maraming nagkakaroon ng bukol. Yes. Mm-hmm. At ang cancer, eh, alam naman talaga natin na naging ordinaryo na lang sa ating bansa. Number one tayo ngayon sa Asia. Mm-hmm. Kaya hindi pa sapat ito para samantalan during the time ni Ellen G. White, nag-vegetarian nga siya. Mm-hmm. Eh, how much more ngayon? That's true, though. Pwede ba natin ikumpara yung panahon noon? Eh, uso na nga yung mad cow ngayon. Mm-hmm. Ginigiling yung mga dead animals. Dinadala sa rendering plant. Mm-hmm. At para lumaking bigla yung mga animals, yung baka, papakainin nila ng animal protein na nanggaling sa mga giniling na patay na hayop. Kaya nagkaroon ng mad cow disease, nasira yung brain ng baka. Mm-hmm. Inuuntog yung sa ulo para mamatay sila. Dahil wala na sa normal yung ipag-iisip nila. Ito ba yung uri ng pagkain na ating ipaglalaban? Na hindi man lang natin basta nalaman. Pwede silang bumili ng libro ni Howard Lehman. Mm-hmm. It was written during, nakabili ako during 1987 ito, mm-hmm, sa Glendale Adventist Bookstore. Kaya nung nabasa ko itong librong to, nagtali ito sa writings ni Mrs. White. Na ang isa sa dahilan kung bakit nagkakaproblema yung utak ng tao ay sa pagkain ng animal product. Thank you so much. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, sana naging maganda po yung pag-iisip natin ngayon. Sana nagkaroon po tayo ng direksyon because remember, we have to remember always. Even, di ba, sa fourth commandment, Doc, ang sinabi ng ating Panginoon, remember the Sabbath day to keep it holy. And now we have to remember the 8 laws of health because eating for health and happiness. And sa ating pong mga manonood, sa ating pong pagtatapos, ay nais po naming ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa The Ministry of Healing, page 313. Flesh was never the best food, but its use is now doubly objectionable since disease in animals is so rapidly increasing.